Ayun guys, good morning. So share ko lang yung aking karanasan naman dito sa ating Kuye Cutter Flatter. So yung likod niya, ito yung naglalak sa likod. So ugaliin nyo na huwag nyong iwan ang nakaganyan. Yan. Yan kasi ugali ko pagtapos namin cut. Iniiwan ko lang na nakaganyan. So yun pala, nabibiak pala yan. O, pansinin nyo ha. Yan naging ano ko na yan, no? Glue. Sino glue. So ayun o, may panibagong biak na naman. Ayan o. Nabibiak pala yan. Ayan. So yun yung sino glue ko na. So, yan nabibiak. Ngayon, yun o, daming biak nyo. Ayan o, nabibiak pala yan pag iniiwan ng ganito. Ayan, so dapat pagtapos nyo, yan ganyan na. Ayan, ibaba nyo lang. So ang nangyayari, ikot ako sa kabila. Ang nangyayari, ito, ayaw na umangat. Ayan o. Ayaw niya na umakat. O, parang ito. Ilis ko ng konti. So, pag inangat ko yan, o, pansin nyo, sobrang baba na. Yan, hindi na kasi umangat yan eh. Ayan o. Wala na. Minsan ko na lang kasi doon. Kaya nagagalaw ko naman to. So, ito, pag inangat ko sa likod. O, diba? Medyo mataas pa yung angat. Ayan ang mataas pa yung angat. Ito sobrang baba na. Ayan. Ayan ang problema. Kaya huwag nyong iiwanan na yung cutter platter nyo ay nakataas ng ganito. Kasi nabibiak yan. Huwag nyong iiwanan na. Yun lang guys. Kunting tip lang sa mga may ganitong cutter platter. So cutter platter ko ay Kuye. Ayan. Kung ganito, yung mga ganito lang, walang problema yan. Kasi ito lang naman yun. Pero dito, tinutulak niya kasi pa ilalim. Yan o. Tinutulak niya kasi yan eh. Ayan o, kung papansinin nyo. Focus natin. Tinutulak niya yan o. So kung iiwanan ninyo na kaganyan, pwersado siya. Kaya nabibiak yan. Sana makatulong. Guys, huwag niyong habang maaga pa kasi ito matagal na to. So, ang solution ko, wala, medyo mahal din kasi to. Ang ginawa ko, sino glue muna. 'Yan, sino binaba ko din sino glue. Pag natuyo na, 'yan kahit papaano umangat na siya ng konti kasi nung nakaraan talaga hindi na siya magalaw. Kasi sobrang laki na pala ng biak dito. So 'yun lang. Sana makatulong.